Ikaw ba ay nagsasawa na sa mga paanyaya ng iyong mga kasama? Na sumali sa mga networking? Eto na ang sagot sa iyong problema. Kung ikaw ay may halagang 6,000, magdududa kang i-invest lamang to sa mga hindi kilalang department ng mga network. Kaya eto ang sagot kung saan mo dadalhin ang iyong 6,000. Dito na, sa Sinyo Burger. May siomay, may fishball, may kikya, may chicken ball, at may palamig. Eto po, sasabihin ko sa inyo ang mga produkto namin. Eto ng aming machine ay nagkakahalaga ng 2,700. Multipurpose, mga kaibigan na. Multipurpose. Napakatibay. Subok na to, mga kaibigan. Kahit itaob ko to ngayon, may init lang. At may sounds pa yan, ha? Pero papatayin ko muna. Ngayon, mga kaibigan, ha? Dito, sa Sinyo Burger, may kita nyo, ayan, ha? Eto. Hindi lang po yan pang fried siomay. Pwede rin yan pang fishball, pang squidball, pang kikiam, at kung ano-ano pa na pwedeng iprito. At dito naman, dyan ang burger, ang footlong, ang egg. At kung gusto mo magprito ng galunggong, pwede dyan, mga kaibigan. Walang tapo, walang kuskus balongos. Ngayon naman, dito ang ating mga frozen products. May kita nyo, ha, mga kaibigan, ha, nandiyan ang mga putlong. Hindi mo kailangan ng freezer. Tandaan, ha, hindi kailangan ng freezer. Ito ay yung mga nagkakahalaga siguro ng wala man lang 1,000, mga kaibigan. So, 2,700 plus 1,000, 3,700, mga kaibigan. E di, may natitira pa tayo. Siyempre, sa paggamit ng burger, kailangan mo ng bands, ng footlong, ng plastics. Siguro aabot yan ng mga yan ng 500. E di meron na po tayong, di ba? Siyempre, kailangan din natin ng mga ibang product katulad ng suka, ng ketchup, at ng kung ano-ano pa. Ngayon, sasabihin ko na ang pinagkaiba ng networking sa Sinyo Burger. Sinyo Burger, mga kaibigan. Sa networking, kailangan mo ng meeting. Dito, hindi. Walang meeting, mga kaibigan. Ang kailangan mo lang, kaibigan at kapatid. At kung may asawa ka, katulong sa pagluluto. Sa networking, magdududa ka, mga kaibigan. Hindi ka magtitiwala ng basta-basta dyan. Hindi ka tulad dito. Sa networking, sasabihin nila, hawak mo oras mo. Hawak mo ang paninda mo at oras mo, mga kaibigan. Pati mga customer mo, nakikita mo, wala kang dinidistribute na product. Hihintayin mo silang kusang lumapit, mga kaibigan. At sa networking, mga kaibigan, sa networking, kailangan ng kadamit ka ng formal. Dito, hindi. White, plain t-shirt. At syempre, dapat medyo malinis ka lang sa katawan, mga kaibigan. Syempre, importante yan para ma-maintain natin ang quality control. At isa pa, at sa networking, mga kaibigan, kailangan mo pang mag-recruit ng mga members. Dito, basta may kapatid kang walang ginagawa, may asawa kang tamad, at may mga kaibigan kang laging nakatambay sa inyo, pwede mo silang maging katulong. Ang magiging pinakabayad mo sa kanila, ang product mo mismo. Ang mga hindi maibibenta, sa kanila mapupunta. Pero hindi lahat, mga kaibigan. Take note and take the ballpen, mga kaibigan, ha. Pwede mong ulamin ang mga matitira. May fried siomay, hindi mauubos. Pwede mong ulamin ang fishball, pwede mong meriendahin, mga kaibigan. Ang palamig. At yan ang ating panula. Ano pa ba? At sa networking, mga kaibigan, kung mapapansin ninyo, ha, laging lumalabas yan sa newsfeed na may mga hawak na mga pera. Dito, mga kaibigan, mas safe. Pagkain lang ang pipicturan mo. Kasi isipin mo, kung magpo-post ka ng pera, maraming magtatangkang hold upin ka. Alam nilang may pera ka. At yung mga ibang nag-networking dyan, ang daming perang hawak pero walang ambag sa inuman. Hindi katulad natin. Pag nagkainuman sa bahay, bigyan mo ng pulutan, fishball, siomay. O, di ba? At sa networking, mga kaibigan, obligado ka na ipakita mo sa mga kaibigan at sa social media, sa ibang tao, na nakakaangat ka sa buhay. Para nga, mainganyo silang sumali. Sa Sinyo Burgeran, never. Never. Capital N-E-V-E-R.
Never. With H pala yun. Kasi kapang paano, hindi ko na nasabi. Never. Kasi mga kaibigan, sa Sinyo Burgeran, simple ka lang dapat. Bakit simple ang kailangan? Para maawa sila. Para bumili sila ng produkto mo. Yun. Diba? At isa pa mga kaibigan, ha? Isipin nyo, mas mahirap ibenta ang mga beauty products. Bakit? Kasi kadalasan sa ating mga Pilipino, yung mga typical, hindi na po natin needs yung mga yan. Tama na yung konting polvo, yung okay-okay na tayo sa natural nating itsura. Hindi katulad ng Sinyo Burger. Basic need, mga kaibigan, ng pagkain. Tatandaan nyo yan, ha? Basic need. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay ito. Kung saan ka magpupwesto ng Sinyo Burger, una, kailangan mo ng malapit sa isang tindahan. Bakit kailangan malapit sa tindahan? Siyempre, ang mga bumibili dyan, maaaring maakit na bumili sa'yo. At isa pa, kailangan malapit ka sa matataong lugar tulad ng eskwelahan. Ang mga estudyanteng lumalabas, siyempre, lalo na yung mga panghapon, gutom na yung mga merienda, kaya sila magiging customer mo. Kaya kung wala ka ng mga bagay na yon, kung malayo kayo sa sibilisasyon, huwag ka nang mag-Sinyo Burger. Mag-networking na tayo. Power!